Naghihinanakit ang ilang kaanak ng Sub 44 kung bakit hindi nagkaroon ng matibay na pagdedesisyon si Pangulo Aquino sa mama sa panooperasyon. Git naman ng kampo ni resigned PNP Chief Alan Purisima, huwag ibuntun sa kanya ang sisi. Saksi si Sandra Aguinaldo. Bukod sa naging papel ng mga pinunong sangkot sa Auckland Exodus na naging madugo, kasamang nakapaloob sa makapal na report ng PNP Board of Inquiry, ang kwento ni Superintendent Raymond Train ng 84th Seaborne, team leader ng Main Effort Group. Isinalaysay niya ang pag-corner sa kanila ng mga kalabang malapit sa ilog habang nagwi-withdraw pasado alas 2 ng hapon, January 25. Ang pamamaalam at paghabili ng mga komando sa kanilang mga mahal sa buhay. Kung paanong sumisigaw pa raw noon ng I love you mommy, I love you baby, at I love Seaborne ang ilang sugatang staff. At ang hiling ng isa sa 13 sugatang kabaro na huwag silang iwan. Pati ang siyampang kasamang patay. Sa bakbakang inabot ng takip silim kung kailan nakita nila ang isang white phosphorus at nahinto ang sagupaan. Sabi rin ng BOI report, pasok bilang murder ang malapitang pagbaril sa apat na Sub 44, pati na ang pagbaril sa dalawa pa kahit patay na. May indikasyon din daw na taga MILF ang nakasagupa ng SAF. Sabi naman sa GMA News ni MILF Peace Panel Chair Mohagir Iqbal, sadyang malapitan ang nangyaring inkwentro. Tirin daw sa cloud ng findings ng BOI ang MILF dahil mas kinikilala nila ang pinirmahang kasunduan sa gobyerno. At ang sarili nilang report sa insidente sa international monitoring team nila isusumite. Pinalaga naman ng kampo ni Purisima ang umunay pagbali niya sa chain of command, na ayon kay Interior Secretary Mar Rojas ay dapat panagutan ng nag-resign na PNP chief. Tila pinangungunahan daw ni Rojas ang kaso. Sana raw iwasan munang magsagawa ng konklusyon. Fact-finding daw ang ginawa ng board at hindi ang pagbubunto ng CC. Si General Purisima at that time ay suspendido na. At alam po yun ni General na Peñas. Kaya alam po nila na a suspended officer cannot give any orders, cannot give any instructions. Ang kampo naman ni dating PNP Staff Director Getulio na Peñas patuloy na sinisisi si Purisima. Nilagay ni President Aquino si General Purisima na siyang mamuno dyan sa operasyon na yan. Buhay pa sana dapat ang Sub 44 na yan kung yung coordination na pinangako ni General Purisima na siya nang bahala sa military. Di pa nababasa ng bagong direktor ng SAF ang BOI report, pero aniya, masasagot daw nito ang maraming tanong. Direktor, masisisi ng mga SAF, makakapekto kaya ito sir sa buong SAF? Partly maybe, but again, ito rin yung dapat i-address namin. This has to be explained properly sa mga tauhan. Ang Malacanang, kontento naman daw sa BOI report. Very clearly, he stated the reasons why the president is not liable, does not have any liability in that entire affair. Pero duda pa rin sa resulta ang ilang kaanak ng Sub 44. Siya naman po yung presidente, bakit ho siya nawalan ng desisyon? Kaya ang grupong ito ng mga estudyante, guro, negosyante at religious groups, giit pa rin na justisya at katotohanan sa mama sa Pano Clash. Idinaan nila yan sa human chain at candle lighting sa Katipunan Avenue ngayong gabi. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi.